Isang bagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay Kasaysayan Pinoy. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Huwag mo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Ang title po nito, Kaya Pala Mabenta. Ito ang nilalagay ng China sa kanilang mga binibentang ginto. Umabot na sa Pinas. Simulan na po natin to. Let's do this. Kahit yata talagang anong klase ng gamit sa China ay hindi mo maaaring pagkatiwalaan. Kinokopya nila ang kahit anumang makita mo ngayon sa iyong paligid. Tama. Hindi na ito bago sa kanila dahil matagal na din nila itong ginagawa. Normal na lamang sa China ang kumopya ng mga kung ano-ano. Mahakot lamang, makahakot lamang ng maraming mga parokyano. Minsan, mas hinihigitan pa nila ang kanilang mga kinokopya at mas pinapaganda. Pero syempre, madalas ay pumapalya ang mga ito dahil iba pa din ang original at tumaan sa tamang pagpaplano at proseso ng pagkakagawa. Tama. Bilang kadalasan din naman sa mga kinokopya nila o kahit anong produkto o bagay na kanilang binubuo at ginagawa ay gawa sa mga mumurahing materyales at tinipid ang pagkakayari. Kaya nga po na buo ang salitang made in China, di ba? Kanya po yung kanilang mga produkto. Hindi na mahalaga sa kanila ang feedback ng kanilang mga consumers dahil ang mas mahalaga para sa kanila ay makagawa ng produkto sa pinakamabilis at pinakamurang pamamaraan. Quantity over quality, ganun po ang ginagawa ng China, no? Kaya pag nasabing made in China, sobrang low quality. Talagang wag po kayong bibili ng mga appliances, yung mga alam nyo makasanihin ng sunog sa mga bahay nyo po, lalo po yung mga extension cord na galing po China. Nako, wag po kayong bibili ng mga ganyan at baka po masunog po mga bahay. Pahirap po, nako, at lahat po ay pinepeke talaga ng China. Pero tila mas lumalala na ngayon ang ginagawang pangloloko ng bansang ito. Kung maraming naglipa na ng mga fake na pera o panggagaya ng mga pera maging dito sa Pilipinas, sa bansang China, maging ang mga gold bars ay pinipeke na rin. Brabe. At ang mas nakakagulat, binibili naman ito ng kanilang mga mamayan. Lingid sa kanilang kaalaman na peke ang mga ito hanggang sa madiskubre na lamang nila. Grabe talaga ang China. Hindi na lamang yata nila balak sakupin ang buong mundo, mukhang gusto din nilang kunin ang yaman ng lahat ng tao sa mundo. Tama. Halina't alamin natin kung ano nga bang inilalagay ng China sa mga gold bars na ibinibenta nila at bakit nila ito ginagawa. Grabe. Isipin nyo, kahit mismong mamamayan nila, no, pinagluloko talaga nila. Grabe talaga ang China. Ano, wala eh. Sa lahat ng aspeto ay wala sila sa ayos, no? Kaya, para sa akin, dapat talaga makahanap na ng katapat tong China. Kasi, lahat na lang po ng aspeto sa kanilang bansa ay hindi po maganda. Nanlalamang po sila ng kapwa at ng ibang bansa. No, tulad po natin, no, nilalamangan tayo, ginagawan tayo ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea, sa ating sariling teritoryo. Kaya sana po, makahanap din ng katapat to at karma. Ayun, may bakal. Silver. Talaga namang kahit na sinong makakabili ng ganitong klaseng ginto ay manlulumo at magagalit. Sigurado din ako ng 100% ng mga bumili nito ay ibabalik nila ang kanilang mga ginto sa kanilang sa pinagbilhan nila sa lalong madaling panahon. Ang ganitong klaseng mga insidente ay talamak ngayon sa China. Maraming mga residente ngayon ng China ang naloloko at nabebentahan ng mga peking gold bars at malaking issue ito ngayon sa kanilang bansa. Mm-hmm. Paano nga ba nila itong ginagawa? Ang gobyerno ng China ay binibili ang halos lahat ng kaya nilang bilhing ginto sa kanilang bansa. Siyempre, magmamadali din naman ngayon ang kanilang mga mamamayan na bumili ng gold dahil inuubos na ito ng gobyerno. Mm-hmm. Ang ginto kasi ay ginto na kahit saang bansa mo ito dalhin, ang halaga nito ay hindi bumababa at patuloy pang tumataas. Tama, malaking investment po talaga ang gold, no? Kaya yung mga may gold dyan, no, i-keep nyo lang yan dahil pagdating ng araw at ang oras na mangailangan kayo, sobrang taas na po ng ano ng halaga niyan. Pataas po ang ano ang value ng gold, hindi po talaga bumababa.
Sa pagmamadali ng mga mamaya ng China na makabili ng ginto dahil baka maubusan na nga sila ng kanilang gobyerno, papasok ngayon ang mga mapagsamantalang kawatan at magbebenta ng mga Peking gold bars mula sa mga bakal, tanso, aloy at kung ano-ano pang mga klase ng metal, binabalutan lamang nila ito ng ginto at ito ang kanilang ibinebenta sa mga parokyano nilang asang-asa na sa wakas ay mayroon na silang gintong magiging investment. Pero ang hindi nila alam, sa mga susunod na araw, madidiscover nila na ang halos kanilang inipon sa kanilang matagal na pagtatrabaho at nagtipid ng malala ay mauwi lamang sa wala at hindi na nila mapakikinabangan. Grabe na, isipin mo ano, yung buong buhay mo, halimbawa, ano, inipon mo yung pera mo na yan at naniniwala ka nang dahil sa ginto ay pwedeng gumanda ang buhay mo dahil nag-i-increase talaga yung, ano, yung halaga ng ginto. Eh. Tapos madidengol ka ng ganito lang. Iyak talaga, no? Malala. Hindi na kagaya ng dati. Ang gobyerno ng China ay hindi na ganon kalago. Pero hindi nila ito pinapaalam sa kanilang mga mamamayan. Mm-hmm. Sa katunayan, nakaban sa China ang paglalabas ng impormasyon o pagbabalita ng kahit anumang klase ng detalye tungkol sa pagbaba ng kanilang ekonomiya. Hindi din ito pwedeng pag-usapan dahil kung sakaling may otoridad na makarinig na pinag-uusapan ng kahit na sino ang tungkol dito, tiyak na sa kulungan ang bagsak mo. Ganyan talaga pag komunistang bansa. Kahit sa Russia, ganyan din, sa North Korea. Alam niyo naman, lalo sa North Korea, no? Naalala ko pa noon, yung mga lumalaro sa Olympic na mga player ng North Korea, kailangan nilang manalo. Kasi hindi lang sa karangalan ng bansa nila. Kasi pag hindi sila nanalo, alam niyo na kung anong mangyayari sa kanila. Pag uwi nila ng bansa nila, pegi silang lahat dahil nga hindi sila nakapagbigay ng karangalan sa kanilang bansa. At kung sila naman itatakas at hindi sila babalik sa kanilang bansa, ang kanilang mga kamag-anak o kanilang pamilya ang pagbubuntunan ng gobyerno ng North Korea. Ganun po katindi ang komunistang bansa. Kaya, ewan ko kung ano, sana yung mga innocenting mga mamamayan ng China ay makalaya na po sa ganyang kalakaran, no? Kasi po, kawawa rin po talaga sila. Hindi naman po siyempre lahat ng Chinese ay masama, no? Yung gobyerno lang po talaga ng China ang kalaban po talaga natin ng buong mundo halos, no? Sa ginagawa nila to na pamimeke ng lahat at panggigipit sa atin dyan sa ating mga teritoryo. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi po sa iba't ibang bansa dyan sa Indo-Pacific. Pero syempre, hindi naman basta-basta mananahimik na lamang ang mga tao na hindi magsalita at ipagkibit-balikat na lamang ang nangyayari sa kanilang bansa, lalo na kung sila ang pinaka-apektado. Bukod dito, malaking porsyento ng mga manggagawa sa China ay nagtatrabaho para sa CCP. Siyempre, alam ng mga ito kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa kanilang gobyerno at hindi nila maiiwasang hindi ito ikwento sa kanilang kapamilya, kamag-anak o sa kanilang mga kaibigan. Malalaman ng publiko na ang Central State Bank ay bumili ng nasa 3,750 pounds ng ginto para lamang sa buwan ng Abril nitong taon. Siyempre, magpapanik ngayon ang mga tao sa China at magmamadaling bumili din ng ginto na hanggat kaya nila bago patuluyang maubos ito ng kanilang gobyerno. Pero dahil sa kakulangan ng transparency sa gobyerno ng China, wala silang ideya kung bakit binibili ng kanilang gobyerno ang halos lahat ng ginto sa kanilang bansa. At hindi din alam ngayon ng mga mamamayan na bumili ng ginto kung ano ang gagawin nila sa kanilang nabili. Dahil sa ubusan ng ginto, tsaka na magiging talamak ngayon ang mga kriminal at manggagancho na kung minsan ay mga nasa gobyerno at mga bangko pa nagmumula ang mga kawatan. Ama. Maraming mga kumalat ngayon na video sa internet tungkol sa mga biktima ng mga Peking ginto sa China na sila-sila na lang din mismo ang nagpapatunay na peke ang kanilang nabili. Well, sa hindi lang po ngayong panahon na to, no? Kahit nung panahon, dekada 80, 90 pa, alam na po. Kaya nga po na buo ang salitang made in China. Alam naman po lahat na hindi dekalidad, mas marami yung pinipeke, no? Kaya kung ikaw ay matalinong tao, o widukan tao, alam mo na pag galing sa China ay dapat huwag mo nang bilhin at huwag ka nang magtiwala. Dahil alam mong malaki ang porsyento niyan na peke. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat magsubscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat, maraming salamat. Back to the video. Ang iyong mabibili at masasayang ang investment mo, no? Yung
pinag-ipunan mong pera ay ilaan mo na lang sa ibang made, no? Made in US, ganun, no? Made in Japan, yan po, mga magagandang brand po yan. Huwag na po kayong bibili, lalo na po yung mga appliances, huwag po kayong bibili ng appliances na galing po ng China. Madali mang masira, maubos ang pera nyo, tulad yan yung ginto, pinipeke na din. Wala, lilipad ang inyong mga hard-earned money. Narinang sunugin nila ito, ipukpok, ibato, putulin at kung ano-ano pang paraan ang kanilang ginagawa. Mapatunayan lamang nila na ang kanilang nabiling ginto ay hindi pala mga totoong purong ginto. Nagkalat din ngayon sa mga kalsada ang mga tao na nag-o-offer ng kanilang serbisyo sa mga taong dumadaan kung totoo nga bang ginto ang kanilang daladala. Grabe, no? 真的生意吗? 这里面就是铁吗? Ginagawa ng China ang ganitong pagbili ng maraming ginto dahil natatakot sila sa muling pagtaas ng halaga ng dolyar. Ito ay tinatawag nilang de-dollarization. Nais nila na ang ibang mga developing countries ay huminto na sa pakikipag-trade gamit ang US dollars. Kaso nga lang, ang nakikinabang lang dyan, yung gobyerno, no? Yung mga ordinaryong mamamayan, naloloko pa sila ng sarili ng gobyerno kasi maraming gumagawa ng ganyang kabulastugan. Imbis sa solid gold talaga, yung iyong mabibili ay marami ng halutan. So, silver, kung ano-ano pa mang hinahalo nila dyan. Kaya, lesson learned, huwag na kayong magtiwala, no? Kasi mismong mga citizen ng China o mga ordinaryong mamamayan ng China, sila po mismo ay nabibiktima niyan ng gold niya na fake gold. Sa halip ay ginto at syempre halos nasa China na ito. Pero kilala ang Amerika na hindi basta-bastang bansa at hindi nagpapadaig at hindi nagpapadaig lalo na sa mga bansang kinainggitan nito. Tama. At ngayon na mas lumakas ang katayuan ng dolyar sa pandaigdigang ekonomiya, nagkukumahog ang China na mabili ang halos lahat ng ginto sa buong mundo. Muli, para maprotektahan ang kanilang lumalamlam na ekonomiya. Ayon sa lumabas na pag-aanalisa ng mga eksperto, nasa 4% ng gold reserve ng China ay peke o hindi totoong mga ginto. Grabe. Pero mas masakit na katotohanan, ang mga peking ginto na ito ay wala sa kamay ng gobyerno ng China. Hindi ito ang nakatago sa kanilang mga kahadyero. Ang mga peking ginto na ito ang siyang ibinebenta ng mga korap na opisyales ng gobyerno at mga kawani ng bangko sa mga kawawa at walang mga kaalam-alam na mga mamamayan ng China. Kaya lang nga po yung sinasabi ko, di ba? Matagal na sinasabi po yan dito sa ating mga video, no, na kapag may korap, mananatiling may mahirap at may manluloko talaga. Kasi alam mo yung corruption, number one yan. Kapag korap ang bansa, kawawa ang mga mamamayan, nagiltok yan. Kaya yun na nga. Yung mga korap sa gobyerno ng China, yun yung nagbebenta ng mga peking ginto. Grabe. Kawawa yung mga maloloko nila dyan sa China, no, na isipin nyo, halimbawa, no, yung sinabi ko nga kanina, hard-earned money mo, pinag-ipunan mo ng napakahabang panahon, tapos in-invest mo sa peak na ginto na wala kang alam-alam na peke pala yun. Wala. Maglalaho na parang bula talaga yung pera mo. Ang mga mamamayan ng China na kasalukuyan ang naghihikahos at naghihirap para lamang makapag-save sila ng kanilang pera. Mm-hmm. Ang kanilang matagal na pinaghirapan at tiniis na wag gastusing pera na uwi lang sa pagbili ng kapirasong bakal o lata. Ang yen na currency ng bansang China ay mas bumaba pa ang halaga ng 12% kumpara sa dolyar ng Estados Unidos mula noong taong 2022 at patuloy pa rin itong bumababa habang lumilipas ang mga buwan. Grabe. Talagang kayang gawin ng China ang kahit na ano, magmukha lamang silang dominante at hindi na pag-iwanan. Kung matatandaan, ito din ang naging issue sa kanilang unemployment rate na napakababa lamang kumpara sa totoong datos na base sa mga wala talagang trabaho sa kanilang bansa. Yan ang mahirap kasi, no? Ang binabalita nila sa kanilang bansa, sa kanilang mga ordinaryo mamamayan ay lahat puro maganda. Sila yung mataas ang ekonomiya, ganito yung ganyan, kahit po sa ibang bansa sa atin, no? Binabalita nila na sobrang lakas ng ekonomiya ng China. Pero yung katotohanan, ang umiiyak talaga, yung mga mamamayan nila dahil alam nilang katotohanan, walang trabaho, wagsak ekonomiya, nagsara lahat ng banko, yung mga inipon nilang pera na nilagay nila sa banko, hindi na nila makuha dahil nagdedeklara ng bankruptcy yung mga banko na yun. Korap ang gobyerno, si Xi Jinping, inilalaan yung mga binayad nilang tax
sa paggawa ng mga sandatahang lakas niya. Puro pagsakop sa ibang teritoryo na may teritoryo. Pinapabayaan niya yung kanyang mga sariling mamamayan. Kaya karamihan nga po ng mga Chinese ay nagmamigrate na po sa ibang bansa. Totoo po yan kasi wala na pong buhay o hindi na po sila mabubuhay kapag sa China po sila nagtrabaho o nag-invest. Noong nakarang Hulyo lamang, ayon sa datos ng mga eksperto, umabot sa 133% ang unemployment rate sa bansa. Hindi pa kasama dito mga kakagraduate pa lamang mula sa kolehiyo. Sinasabing isa sa bawat 7 tao sa China ay walang trabaho. Kung mataas ang unemployment rate sa China, paano pa kaya ang mga college student na kakagraduate lamang? Sa dami ng mga nagsipagtapos ngayon pa lamang taon na ito, ay maaaring kung isasama ang mga ito sa mga unemployed, ay baka dumoble ang kanilang unemployment rate. Subalit ang datos na ito ay hindi pinapakita ng China tulad pa din ng dati. Ang kanilang gobyerno ay mahusay pagdating sa pagtatago ng mga totoong datos. Hindi nila ipinapakita sa publiko lalo na sa pambansang entablado ang tuloy na kalagay ng kanilang ekonomiya at gobyerno. Para nga naman hindi sila makitaan ng weakness. Ganun ang ng gobyernong Xi Jinping, no? Trauno rin talaga eh, no? Dapat ano siya, may transparency, no, sa kanyang gobyerno, pero hindi nga uso sa mga komunistang bansa 'yon. Lahat lang nang ipapakita nila puro sila yung maganda, sila yung maganda yung ekonomiya, sila yung mayaman, sila tong matindi yung navy, sila yung matindi yung sandatahang lakas, puro ganun, no? Kaya nga po hindi po tayo magdadalawang isip na isipin talaga na yung lakas ng China, na yung sandatahang lakas nila, ay ano lang po yan, no? Kumbaga, nasa data lang. Pero pag totoong labanan na, ay dyan po magkakaalaman. Baka po yung lahat po ng mga sandatahang lakas o yung mga aeroplano, lahat po ng gamit po nila, baka po madaling masira. O hindi po lido ang pagkakagawa. Kasi alam nyo naman po, di ba, kaya nga made in China. Ang mga tao na nakapagtrabaho ng kahit isang oras lamang sa loob ng isang linggo ay kinokonsidera bilang mga employed. Nangahulugan ito na kahit nag-deliver ka lang ng pagkain ng isang beses at inabot ka ng isang oras sa pagde-deliver, at kahit isang beses mo lamang itong magawa sa loob ng isang linggo ay hindi ka considered bilang unemployed. Kung sakali din nakusa kung umalis sa iyong pinagtatrabahuhan o di kay voluntaryo ang nag-resign, hindi ka pa din may consider bilang unemployed. Yun lamang mga na-laid off na mga empleyado ang binibilang ng mga unemployed. Sa mga suburban areas naman, hindi sinasama ang mga rural areas sa mga sinasurvey nila. Hindi din nila ibinibilang ang mga housewife at mga estudyante na nasa tamang gulang na bilang mga unemployed. Para din makonsidera ang isang tao bilang unemployed, kailangan ay may trabaho sila dati at nagbibigay ng kontribusyon sa kanilang social security. Ipin niya, no, kung talagang magpe-people power ang mamamayan ng China, talaga hindi sila matatakal sa kanilang gobyerno. Lahat po yan talaga. Papabagsakin niya si Xi Jinping. Kaso nga po, nakabusal po ang mga bibig nila dyan. Mahirap po yung magreklamo sa gobyerno nila kasi po wala silang kalayaan. Kapag ginawa nila yan, alam nyo na kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Kaya magpasalamat po tayo at nasa malayang bansa po tayo, no, nakapaghahalag tayo ng ating mga saloobin sa ating gobyerno, no, na wala pong ibang nangyayari sa atin. Kundi natin yung mga hinaing natin sa ating gobyerno para magawa ng paraan ng ating gobyerno, no. Bagamat hindi pa rin po naaalis ang korupsyon, pero ang maganda po sa atin ay malaya po tayo na magpahayag ng ating saloobin. Ibig sabihin nito, kung hindi ka pa nagiging miyembro ng kanilang social security system ay hindi ka mako-consider na unemployed kahit na wala ka naman talagang trabaho. Kaya naman kahit ang mga bagong college graduate ay hindi pa din mako-consider na unemployed dahil hindi pa din naman nila naranasan na maghulog ng kanilang kontribusyon sa social security ng gobyerno. Grabe. Ganito ang ginagawang mga patakaran ng China upang hindi mahalata kung gaano talaga kadami ang kanilang mga unemployed. Dahil dito ay naitatago din nila ang totoong kaganapan sa kanilang gobyerno, partikular na sa kanilang mga mamayan. Yes. Grabe. Ayun lang po natin po nagawa ng reaction video ang video ni Kasi Sayang Pinoy. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link. Huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel, like this video, comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood natin video ni Kasaysayan Pinoy. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.